obligasyon at karapatan ng isang asawa na sumuporta sa pamamagitan ng emotional at financial support sa isa't isa. Ngayon, of course, ano po ba at gaano po kaimportante ang rights and obligation ng mag-asawa tungkol naman sa sexual intimacy? Yung sexual intimacy, if you're married kayong dalawa, mag-asawa kayong dalawa, right yan an obligation na you have sexual connection with one another. But yung sexual intimacy na pinag-usapan, normal sexual intimacy. Ibig sabihin, kahit na asawa mo yan, wala kang karapatan na pilitin siya na makipagtalik ka sa kanya or makipagtalik siya sa'yo. Kailangan may konting ligawan pa rin while you are still married. Hindi ibig sabihin na ang ligawan before marriage, doon lang ligawan. Even after marriage, kailangan may ligawan pa rin sa mag-asawa. So in this case, for example, hindi mo pwedeng pilitin ang asawa mong babae na makipagtalik sa'yo kahit ayaw niya. Otherwise, you can be liable for marital rape. That is marital rape because you, the husband, you do not own the body of your wife. So kahit asawa mo yan, hindi mo dapat pilitin na makipagtalik siya sa'yo. Otherwise, you can be liable for marital rape. Ang sabi lang na batas, that sexual intimacy, rights and obligation yung dalawa yan. But hindi ibig sabihin na may sampilitan, hindi ibig sabihin na kahit mga abnormal sexual activity gagawin ninyo. Ang sabi lang doon, normal sexual activity, hindi kasama yung mga abnormal sexual activities. Pero mga abnormal. Mula kay Jerome Valenzuela, paano po magpa-process ng, nako, kakaano pa lang, annulment, kakakasal lang po ng January 2020. Pero posible po ba yun, attorney? Yes, in fact, kung magpakasal ka today, pwede ka na mag-file ng annulment bukas. That's right, you're right. But hindi naman automatic mag-grant. Kasi ang annulment kasi, hindi naman based on the agreement ng mag-asawa yun. And unlike divorce na pwede ang magkasundo ang mag-asawa na maghiwalay na, in annulment, it is not based on the agreement of the spouse. It is based on law, based on evidence na basis as basis for the annulment. Like, ang pinaka-abuse ground for annulment is the psychological incapacity. Psychological incapacity that is grave, incurable, permanent, na wala nang pag-asa na magbago, wala nang gamot kasi may problema, may tupak ka talaga sa pag-iisip po. But you're not buang, ha? Iba yung psychologically unfit person sa insane person. Insane person, buang. Ibig sabihin, hindi niya alam ano nangyayari sa buhay niya, buang siya. Hindi niya alam na ano, kasi buang siya eh. Ang psychologically unfit person, alam niya ang ginagawa niya. But ang tingin niya, tama yung ginagawa niya kahit mali pala ang ginagawa niya. Yun ang unfit person. Like for example, narcissistic personality disorder, hindi marunong magmahal. Hindi marunong mag-share ng pagmamahal kasi mas mahal pala niya ang sarili niya. You are a narcissistic personality disorder or you are yung tinatawag na antisocial personality disorder. Hindi mo alam na yung ginagawa mo is not accepted to the society but ginagawa mo pa rin yan, you are an antisocial personality disorder. And it must be grave. Hindi naman lahat ng psychologically unfit person, yun na yun. Kailangan grave. Sobrang grave na. And grave, incurable, hindi na magamot. Kahit ano, rehab, hindi magamot. And it should be permanent. That should be the ground na pwede nang manalify ang iyong kasal. Okay.